bringing hope the world over. Hope Channel. I'm sure you've been enjoying our past episode. Samahan niyo po muli kami sa pag-alam kung paano nga ba gumawa ng isang plant-based vegan meal. Kasama po natin ngayon si Sir Arnel Ubias, ang vegan chef and expert ng Green Earth Cafe. At ako po si Jam, dito lamang po sa programang where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition! Bago po tayo magsimula, let's take our time to feed our spiritual lives by opening our Bibles to Isaiah 49:15 and 16. Ang sinasabi po sa verse na ito ay, "Can a nursing woman forget her child and not have compassion on her son? Surely she may forget, yet I, the Lord God, will never forget you. See, I have inscribed you in the palms of my hands." Mga kaibigan, ang verse na ito ay napakagandang paalala sa atin na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay malawak at mas malalim pa sa pag-ibig ng ating kapwa-tao, pati sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ito po yung ipinapakita sa atin ng Panginoon nang siya ay namatay sa krus at inukit niya ang ating mga pangalan sa kanyang kamay. Oh, magandang pangako yan at saka yung kanyang sinabi. Kasi sa ganyan, palagi tayong nasa isip niya. Pero hindi tayo pinipilit, di ba? Hindi tayo pinipilit na kung alin ang dapat natin sundin. We still have a choice kung ano talaga ang ating dapat gawin. Kaya sa ganyan, nakikita natin at nararamdaman natin kung paano tayo hinihimok niya bumalik sa kanyang piling. Ayan. Diba? So napakaganda po na yung sinabi ko, Kuya Arnel. Totoo po talagang hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Parati niya po tayong iniisip. Tayo lang mismo ang nakakalimot. Kaya mabuti nga po at natututunan po natin ang mga bagong recipes na ito. Kasi naaalala natin na mayroong Panginoon na gustong maging malusog tayo sa ating pangangatawan. Oo. Oh, by experience nga, ganito ang nangyayari niyan sa tingin ko. No? Kasi yung... Dahil binigyan tayo ng choice na babuhay dito, binigyan tayo ng pagkakataon para mapaganda ang ating kalusugan. May mga paalala yan sa atin. Anong halimbawa niyan? Isang halimbawa niyan, kung halimbawa mayroon na tayong nararamdaman na sakit, yun, ang ibig sabihin niya, niyuyugyug na tayo, hinahabol na tayo, uy, bumalik ka sa yung mga ating, yung dati original talagang plan original plan ng Panginoon. Ano ba yung original plan ng ating Panginoon? Kung ano ang kondisyon sa panahon ng kanyang paglalang na kung saan ganito ang ginagawa natin, malaya tayong nakikisalamuha sa mga tao, nandun yung pag-ibig, at nandun especially yung kinakain natin. Yes. Kaya nakafocus tayo ngayon sa pagkain. Kaya oras na sumuway tayo sa kanyang utos na kung saan dapat natin kain ay 100% plant-based diet. Pag sumuway tayo dyan, unti-unti, may mararamdaman tayong hindi maganda. Isang halimbawa dyan, halimbawa sinisipo na tayo. Isang sinyalis yan na nagkakaroon na tayo ng paghihimok ng Panginoon na, uy, nagkakamali ka na. Tama po. At ginagamit niya po talaga yung mga sakit para bumalik tayo sa kanya at humingi ng tulong. Oo. Kaya sa pamamagitan po nito, sana'y maihayag namin sa inyo kung ano talaga ang solution dyan sa mga ganyan nating nararamdaman para maibalik natin yung magandang kalusugan natin. Diba? At maging masaya din tayo sa ating pamumuhay. Hindi lang malusog, kundi masaya. Oh, remember po, ito ay isang regalo. Gift. Hindi po ito denial. Bakit regalo po ito? Kasi po, binibigyan niya tayo ng magandang kalusugan. Diba? Ayan, so wag na po natin silang patagalin. Oo. Simula na po tayo sa ating recipe for today, which is? Ang lulutin po natin ngayon yung
Ampalaya with tofu scramble. Tofu scramble. Alam niyo po, Kuya Arnel, ito po ay isang challenging na recipe sapagkat marami akong kakilala na ayaw nilang kumain ng ampalaya kasi daw po ay mapait. So, ano po yung masasabi niyo dito? Depende na po yun sa pagluluto, siyempre. Ano? Kasi may sikreto po dyan sa pagluto ng ampalaya. Pero sa version po nito, hindi tayo maglalagay ng dairy products. Kasi ang lalagay po natin yung tofu. Kasi yung tofu po, mas replacement po ito sa itlog na dati nakasanayan natin ilagay sa ampalaya. Ano po, mag-usumpisa na po tayo. Yeah, so ingredients po natin para sa ating recipe. Ingredients po natin, ito yung red onions para sa mga ating antibiotics. Gamit po tayo ng soy sauce, natural fermented soy sauce, sesame oil, garlic, another antibiotics po ito. Ito po yung main ingredients natin, ampalaya, which is good for many sickness. Halimbawa po yung blood disorders, cholera, yung sa diabetes, energy, pampalakas ng energy, may mga eye problems at immune booster din po. Tulad din po nitong ano, yung tofu. Ito po ay galing sa soybeans, high in protein po ito, tapos high in calcium. Alam po ninyo, yung pag may mga karaniwang po ang sabi daw yung ang gamot nitong ampalaya ay sa diabetes. Hindi naman po ganun eh, kasi yung diabetes isang comprehensive na isa po itong sakit na maraming cause. Isa na po dyan yung intemperance, yung sobra-sobra pong kumain. Tapos marami po siyang cause na ano, halimbawa yung sa environment, kaya pero major po nito yung sa pagkain, di ba? Kaya umpisa na po natin pagluto. Okay, magpapainit na po tayo nito. So Kuya Arnel, maganda po talaga yung ampalaya sa ating health kasi po ang fruit vegetable na ito ay isang basic na fruit vegetable. Ibig sabihin, maganda po ito sa ating pangangatawan kasi di ba po Kuya Arnel, kapag basic yung kinakain natin, nagiging alkaline yung ating katawan, which is the best condition for health. Kasi kapag acidic daw po yung ating katawan, eh nai-imbalance po ang ating sistema. Opo, correct ka dyan. Kasi yung acidity yung ang major cause ng acidity ng katawan natin ay pagkakain ng karne. Opo, meat. Kasi acid po yung acid meat. Acid. Kaya para mabalance yan ay ang relatively yung gulay ay alkaline. Opo, yung mga saluyot, yung okra, yung mga malalapot at yung mga mapapait. Yan po yung mga very alkaline vegetables natin. Opo. Ngayon po, ilalagay na tayo yung garlic at saka onion. I-sauté po natin siya. So, ang ginamit niyo pong oil ay? Extra virgin. Coconut oil. Ah, okay. Extra virgin coconut oil. Ngayon, pag malambot na po siya, ilalagay po natin yung tofu. Ano po yung pagkakaiba ng tokwa sa tofu? Kasi may nagsasabi sa akin, may pagkakaiba daw po yun. Pero parang parehas lang naman po silang soybean. So ano yung po yung tokwa kasi, yan yung tawag natin sa Pilipino, tokwa. Tokwa. Pilipino. Yung tofu naman ay sa ibang bansa na po yun. Pero same lang naman po yun. Depende na lang po yun sa water content. Kasi ito pong ginagamit natin ay hard tofu. So ibig sabihin, konti lang po yung water content natin. Konti lang ang water content. Pero yung mga silk tofu, yun po yung mataas yung water content. Yung mabilis pong maduro. Sa pagpo-process na po yun. So pwede rin po tayong gumamit ng silk tofu, yung mga mataas yung water content para sa atin. Pwede rin po. Kaya lang sa paglagay natin dito, mag-i-stick yun kasi mataas po kasi yung water content. So didikit po siya agad kapag soft tofu. So mas maganda po mga kaibigan na hard tofu po ang ating gamitin. Opo. Ayan po, ilalagay natin yung nagdagdam po siya ng tubig para hindi naman mag-dry. Kuya Arnel, napansin ko po meron din tayong sesame oil pero nagigisa na po tayo. Para saan po yung sesame oil yung natin? Pampalasa lang yan. Pampalasa. Seasoning yan. Tapos po nito, lagyan na po natin siya ng sili. Sili. Ayan, so mga Bicolano, meron po tayong dinagdag na sili. Chili. Alam ko po magugustuhan niyo po ito. Kasama rin po yan sa paggisa. At titimplahan na po natin siya ng
natural fermented soy sauce. So yan po ay galing din sa soybeans. Soybeans din po yan. Tanong po Kuya Arnel, yung pakwa ba ay fermented din? Kasi di ba po compact siya, para ba siyang cheese na? Di ba po yung cheese fermented? So yung tokwa, fermented din po ba yan? Hindi. Kasi ang processing lang nitong tofu, tokwa, ay pinag-solidify lang ito. So paano po nasa-solidify without fermenting? Una po, ginagrind po natin yung soybeans. Okay. After submerging in the water, ginagrind po natin siya para ma-extract natin yung soy milk. Okay. Pagkatapos ng extraction ng soy milk, papakuluin natin po siya. Mm-mm. Pagkulo po niya, ang nilalagay po namin dyan yung calamansi. Calamansi. As solidifier. Ooh. Tapos nasosolidify na po siya, mahihiwalay naman yung tubig, ang natitira yung tokwa. Ah, so yun na po yung hard tokwa natin. Hard tokwa. I-press po namin yan para lumabas po yung excess water. Oh, excess water. So parang may ginagamit po kayong cloth. Opo. Tapos shaper. Opo. Tapos doon nyo po inipiga yung tubig. Tubig. Lagyan po natin ng asin. Tapos tubig naman po uli. Para hindi po siya mag dry. Ngayon lalagay na po natin yung so yung ampalaya po Kuya Arnel, eh hindi na po ba natin yan ibababad sa tubig na nilalagyan pa po ng asin? Kasi di ba po yung isuli mga matatanda, yun po yung ginagawa para daw maalis yung pagkapait. Hindi po, kasi ang purpose po natin dito ay i-conserve yung nutrients ng ampalaya. Kaya ito po yung sekreto, paglagay natin ng ampalaya, huwag na hindi pong gagalawin. Oh, huwag gagalawin. Tatakpan lang po natin. Hindi na po natin isi-steer yung huwag ating po, kasi magpapait yun. Ah, ganun po pala yun. Huwag po nating masyadong iuugaw, kumbaga, ang ating ampalaya. Lang. Para hindi masyadong siya, lumabas yung pagkapait. Ayun, bagong kaalaman po yun sa atin mga kaibigan. Kaya po, balik tayo po doon sa kagandahan ng ampalaya. Yung diabetes, bantog na bantog po yan. Opo, marami na po mga diabetic ngayon. Kahit mga bata. Ang ibig sabihin po nila, pag kumain sila ng ampalaya, gagaling sila. Hindi po yung ganon. Kasi yung diabetes, maraming factors po yun. Unang factor po niya, yung temperance na. Yung amount of food ang hinahain. Ang amount of food. Kasi unang-unang sinyalas yan ay lalaki tayo. Opo. Sobra tayo sa timbang, magiging kandidato na tayo sa diabetes niya. Kaya, para masolusyonan po yan, maging temperate tayo sa lahat. Temperate sa pagkain. Kahit kasi masustansya ang pagkain niya, pag nasubrahan ka, hindi maganda. Saka hindi rin po yan, Kuya Arnel. Kahit naman po masustansya yung kinakain natin, pero hindi naman po tayo nag-exercise, di lalaki rin po talaga kaya tayo. Kaya dapat nga comprehensive. Di ba, pinag-discuss natin yan nung nakaring episode. Na dapat meron tayong, masunod tayo ng walong alituntunin. New start. New start na tinatawag natin. Kaya sa susunod natin program, naisa-isahin natin yan. Ayan. Sa ngayon, ang i-discuss natin, yung unity ng isang pamilya na sinasabi na lang, hereditary yung diabetes na halimbawa, hereditary yung rheuma, hereditary yung cancer. Bakit hereditary? Kasi sa isang pamilya, pare-parehas ang lifestyle nila. Pero pag tinesting natin, yung isang member umalis, pumunta sa isang environment na nagsusunod sa new start, hindi niya mararanasan ang mga sakit ng dati niyang pamilya. Kasi di ba po pag sinabing hereditary, hindi ibig sabihin na talagang may sakit ka na nun, kundi may tendency lang po na magkasakit ng ganun, tapos lumalabas lang kapag mali yung lifestyle. Mali kasi yung lifestyle niya, di ba? Ganun lang kasimple, kasi ganito lang kasimple ang isang rule ganito para ka maging healthy. You remove the cause and the effect will follow. Ayun! Ganun lang kasimple. Alisin natin yung cause. At saka yung mga sakit natin, mawawala. Kung saan mawawala yan, bakit? Ganito ang kasi perfect creation tayo, we are the likeness of God. Ang ating immune system, ang repair system natin sa katawan natin, ay talagang malakas. Kahit na anong disease, dinalabanan niya. Kung susunod lang tayo sa health councils ng Panginoon. Ano ang health councils? Yung mga pagsunod sa magandang alituntunin, tulad ng pagkain, exercise, at saka yung na makikita na po natin sa Bible, di ba po? Oo, nasa Bible yun. Hindi na natin kailangan mag-depend sa mga scientific researches kasi
sinulat na mismo sa Bible na ang original diet talaga ay yung vegan and plant-based. Oo, kasi umpisa pa yun ng history ng Earth. Tinatawag din natin controversy. Yung paglalaban ng mali saka yung tama. Kasi doon tayo nabibiktima. Tulad lang sa health, di ba? Hahayaan tayong kumain ng masasarap na pagkain, tapos bibigyan tayo ng drugs. Ayun. Hindi aalisin yung cause. We just, hindi aalisin yung cause. We just cover the effects. Cover the effects. So may sakit pa rin po tayo. May sakit pa rin tayo. Di ba? Kaya kasimple lang. Simple, common sense, aalisin yung cause. At mawawala yung effect. Yan. Ayun. Yan, natutunan natin ngayon, di ba mga kaibigan? So simple lang po talaga. Everything is simple with God. Okay po. Ngayon, so, luto na po ata ang ating ampalaya. Ayan. Makita po natin yan. 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 Ready for plating na po ito. Isang stir, quick stir na lang po. Yan. Tapos, ihulog na po natin siya. Kaya po ang nangyari nito, parang in-steam lang po natin yung ampalaya. Kasi konti lang po yung water na nilagay natin. Enough lang para hindi mag-stick sa pan yung ating tokwa. Okay. Ayan. Tapos po niyan, lagyan na po natin siya ng garnish. Garnish, which is our herbs. Ano po ba yan? Ano pong tawag dyan, sir? Ayun, coriander. Ayan. Or wansoy in Tagalog. So yung sesame seed po natin, saan po ito ilalagay? Okay, sesame seeds po pala. Ayun. At yung ating sesame oil. Pwede rin po net. Either sesame seeds or sesame oil. Yan, ganyan. So sa huli na po natin siya ilalagay. Pwede rin, na po sa, natin... pwede rin yung sa pag ano, quick stir. Pwede natin ilalagay. Pwede rin sa kagawin ito. So maraming salamat po, Kuya Arnel. Bigyan po natin ng recap kung ano po yung nangyari for the past minutes. Ito po is a simple food na kung saan ay paghahanda ng ampalaya, which is very nutritious. Ang ingredients po nito, yung isang pirasong ampalaya, may tokwa tayo, sibulyas bawang, sesame oil, at saka naturally fermented sauce. Ayan, so ito po yung ating vegan ampalaya. So for our next vegan recipe, ay set aside po muna natin ito at titikman natin mamaya. Ano po yung next recipe natin, Kuya Arnel? Ang next recipe po natin, yung tungkol naman sa protein. Ayan, sa protein. Oh, kasi malaking question ito sa protein. Oo nga po, kasi di ba po pag vegetarian, usually ang question ng mga tao eh, saan tayo kukuha ng protein? So, oo, malaking issue talaga to. Lalong-lalo na sa medical sector. Tama, kasi po manghihina daw tayo kapag vegetarian kasi walang animal protein. So, i-discuss niyo po sa atin, Kuya Arnel, ano naman po yung mga may bibigay na health benefits ng ating dish for today. Ganito yun eh. Kasi eto magagamit tayo ng beans. Maraming natatakot sa beans eh. Beans. Kasi sabi nila, magrarayuma tayo niyan. Rarayumahin tayo niyan. Ganito po yun. Ito po yung mga ingredients natin. Kasi yung issue dito sa beans ay sabi magrarayuma. Opo. Kasi sabi sa Genesis 1 verse 29, ang pagkain ng tao ay galing sa lahat ng tinanim. Mm-hmm. With seeds, kasama na po yung ano, yung mga beans, nuts, grains. Ayun. Kaya po ano po ang beans po ay high in fiber at saka nandun po yung protein needs natin. And may mga calcium pa rin po siya. Iba't ibang klaseng protein po yan. Ano? Yung iba't ibang klaseng beans. Gagamit din tayo ng bell pepper, which is your vitamin C supply. And antioxidant din po. Meron pong carrots, vitamin A for our skin tone, and vitamin C for immune system, immune booster. At nandito po ulit yung ating antibiotics na garlic and onion. Best and antibiotic. Seasoning, sugar and salt. Yan po ito ang ingredients natin. Kuya Arnel, ano po ito? Chili po yan. Chili. So yung magbibigay ng anghang sa ating yung anghang po. Dish. Ano po yung pangalan ng dish natin, Kuya Arnel? Ang pangalan po natin ay chili con frijoles. Ayan. So another
International dish, I think, kasi kakaiba po yung pangalan. So, saan po to galing, Kuya Arnel? Frijoles po, ang Mexican word po yung frijol, frijoles, ibig po sabihin beans. Ah, beans. Ang normal na luto po dito sa Pilipinas, dito, lalo na sa Bicol din, ay chili con carne. Opo. Chili con carne. Ngayon, aalisin lang po natin yung carne at pinalitan natin ng iba-ibang mga ingredients na. Mm. Kasi po, inalis ng carne, kasi yung meat kasi, may lahat ng meat, meron dyan substance na tinatawad natin hypoxanthin yun. Tinatawag, isang element po yan na kapares na kukuha rin sa cocoa, na kung saan po ito ay nagiging stimulant para ang kumakain ito ay magkaroon ng addictive na tendency. Na so, makaka-addict po pala ang meat, in a sense. Kaya yung pong nag-withdraw sa meat, ah, nakakaramdam sila ng weakness. Mm. Ng weakness. Ay, yung parang nanghihina po sila. Yun lang ang inaisip nila. Oo. Ang nakakapanghina sila, hindi naman yung talagang nawawalan sila ng energy. Kaya ang nakakapanghihina sa kanila ay yung substance na hypoxanthin. Mm. Oh, yun na, yung kasi, as the meat ages nga, habang tumatanda yung meat, tumataas ang epekto. Effect ng hypoxanthin. Oo, effect ng hypoxanthin na siyang nagkakaroon ng stimulant sa tao para hanapin uli yung meat. Mm. Kaya, hindi lang yan ang epekto ng meat. Ano, nakukuha din natin dyan mga cancer, iba't ibang klaseng cancer, yung colon cancer, breast cancer, mouth cancer, hasta sa kidney, mm-hmm. kidney cancer. Bakit? Ang simpleng explanation po yan ganito. Ang meat po ay nakakapagpalapot ng blood. Nakakapagpalapot. Bakit po kaya, Kuya Arnel? Ganyan ang epekto niya. Kasi po may fat yung meat. Oo, may fatty, high in fat niya. Tapos, pagluluto po, may mga cancerogens na, mga carcinogens. Lalo na po kapag medyo natutos, yung natuto po yun na yung... Tapos, yun na po ang nangyayari sa mga cancer na. Okay. Yan po ang mga epekto ng cancer. Kaya hinaalis po natin yan, pinapalitan po natin ang beans. Ngayon, sa issue po ng rayuma. Experience ko po yan rayuma na kung saan may nagkakarni pa rin ako. That is 15 or 20 years ago. So, nakausap akong alternative doctor na sabihin sa akin, alisin ko lang yung cause. Ibig sabihin, yung lifestyle, mag-change ako lang sa lifestyle, alis ko yun, yung karne. Sooner, in 1 week lang, nawala yung rayuma ko. Pinyo po, nawala ko. Tapos, kumain ako ng beans. Iba't ibang klaseng beans kinakain ko, wala nang epekto. So, red kidney beans, percolis, kadyos, lahat ng klaseng beans. Oo, kaya so, talagang it's very wonderful na ganito talaga. Na-realize ko na going back to basics. So, hindi naman po kayo nagkasakit dahil may uric acid daw yung ating beans? Wala, yung uric acid kasi niyan, madaling expel ng ating katawan. Pero yung animal uric acid, malapot na eh. Malapot. So, nahihirapan po yung ating katawan na i-expel. Kaya, talagang napagaganda ng design ng Panginoon sa atin na ganyan. Lahat binigay na sa atin. Kaya, we have only the choice. Tama po yan, Kuya Arnel. Lalo na pat, bakit tayo kakain ng patay para mabuhay? Eh, pwede man po tayong kumain ng buhay para mabuhay. These diba? Are living foods. Di po tayo foods. Mabubuhay kapag patay yung ating nakakain, di ba po, Kuya kasi Arnel? Kasi these are living foods. Kasi yes. Sa beans, kasi packed with ingredients yan. Kasi dyan nagsisimula yung buhay. Mm-hmm. Ang isang buti lang yan, talagang lalaking isang malaking puno. Nakikita mo na? Pero yung magkapirasong karne, pag nilagay mo dyan, talagang nabubulok yan. Nabubulok na po. Umuunti-unti ang kanyang nutrients, di ba? Mm-hmm. Okay, sige, umpisaan ayan, na po so natin start daw. Na po tayo sa ating chili con frijoles. Okay. Una po natin gagawin ay i-heat po natin ang ating pan. I-heat po natin ang pan. Tapos mag-saute po tayo. So, Kuya Arnel, di ba ito po ay isang parang ulam din? Oo, ulam po ito. Pero ito ang tinatawag nating high protein na ulam. So pwede po siyang kainin with rice? Yes, exactly. Kasi ang pinakamagandang combination ito, yung beans with rice. Bakit po magandang combination ng beans and rice? Kasi nakukomplement yung nutrients na lacking sa beans, pinagkukomplement niya ng rice. Lalo na ng abalis rice.
Nung brown rice. So, nagiging complete protein po ang ating beans kapag kinomplement po natin siya ng unpolished brown rice. Oh, okay. Oh, yan. Yes, exactly. Nagiging complete meal siya. Okay. Yan. So, tayo po ay gigisa na ng ating... Gigisa na po natin yan. Oh. After which, pag nangangamoy na siya, pwede natin igasa na rin itong bell pepper. Para po sa ating chili flavor. Yes. Ating red bell pepper. Tapos, haluan na po natin siya ng kamatis. So, hindi po tayo gagamit ng artificial yung process ng tomato paste, kundi gagamit po tayo ng natural, opo, natural. Na tomato. Na fresh from the garden. Ayan. Lagyan po natin siya ng tubig. Para sa sauce. Alam mo, Jam, yung ito yung pinakamagandang kombinasyon nga yung sinasabi natin yan, yung greens and beans. Greens and beans, yun yung best combination. Best combination best food. Po ito, opo. Kasi may protein na, may carbohydrates pa. Okay, pero exactly may, talaga. Nabasa po ako, Kuya Arnel, kasi daw hindi raw po maganda yung combination ng protein and carbs kasi yung protein needs acid environment to digest at yung carbohydrates naman po ay it needs basic environment para po ma-digest sa ating chan. So kapag naghalo yung acidic and basic, na-neutralize ang ating chan. So hindi na na-digest. So yan, ano masasabi nyo tungkol dun? Yan, yung kagamit tayo ng meat. Kapag meat, yun meat po yung hindi maganda. Hindi kapag maganda. Pinaghalo yung... Yan, maganda. Maganda yan. Pero kasi po, di ba, yung beans natin ay may carbohydrates na rin siya in its own. So parang natural combination na siya ng protein and carbohydrates. Opo. Pero nakukomplement pa rin siya kung kakain tayo ng greens. Ito po, para ma-neutralize yung acidity ng kamatis, lagyan natin ng sugar. And then, ihalo na po natin yung carrots. Ayan. And ito pong beans, ito po ay laga na. Oh, nilaga, nilaga na po yan. Yan. Kasi po matatagalan tayo, ma-overcook po yung ating carrots kapag saka pa lang natin ilalaga yung beans. Paglalaga po ng beans, isasok po natin ito overnight. 24 hours, isasok natin, lilinisin yan. Tapos, pag kinaumagahan, papalitan ng tubig, mga 2 or 3 times, saalisin yung mga bulok, yung mga dumilitaw na beans kasi may mga diferensya na yun. At tapos, papakuloan po natin sa tubig. Siguro so, gaano po katagal yung pagpapakulo? Mga 2 to 3 hours. Oh, tagal po pala nung pagpapakulo. Pero at least sulit naman po sa sustansya, di ba po? Kasi ang gagawin nyo ninyo yan, magpapakulo na kayo ng marami, at saka, ipak na po ipak natin. Ipak na lang po natin yan. Tapos ilagay sa freezer. Ayan. Ngayon po, at least may storage na po tayo ng beans na lalagay na po natin ito. Make large batches, di ba po? Yes. Tapos i-store na lang natin. Haluin na po lang po natin ito hanggang po mag-decrease yung kanyang sauce. So, hindi na po natin imamash yung ating... Pag luto na po siya, magmamash po tayo ng 1/3. Mamash pa din. 1/3 lang po, hindi natin dudurugin lahat? Hindi po dadurugin ng lahat yan. So, para naman magkaigwa tayo ng thick sauce. So, mga 1/3 po dudurugin natin. Yan. So, yan po ay galing sa Mexico. Mexican. Mahilig po talaga ang mga Mexican sa beans. Yan, yan na po. So kung wala pong red kidney beans, ano po yung pwedeng alternative po na pwedeng gamitin ng ating mga viewers? Kahit na ano pong beans na gusto ninyong lutuin, mga kadyos, patani, pwede po natin gawin itong ganitong mga munggo, green munggo. Kaya ganitong pamamaraan po. Tapos pwede po tayong magkaroon ng alternative dito, mga pandagdag, lagyan po natin ng malunggay. Ganyan. Yan po, pwede po nating lagyan ng malunggay? Pwede pong malunggay para may ribs naman tayo. Ngayon po, luto na ito. Patayin na po natin yan. Yan. So, lagyan na po natin ng asin. Isang caution lang po pala, pag hindi pa luto yung beans, huwag natin lalagyan ng asin.
At kasi bakit po ganun, Kuya Arden? Bumabalik yun sa kanyang pagkatigas, yung beans. Titigas po yung ating beans kapag nilagyan natin ng asin. So kailangan na hindi paluto. Malambot na po yung ating beans or na-mash na po natin bago lagyan ng asin. Tapos yung finishing touch po natin, yung chili. Yan. Ito na po siya, i-dish na po natin, lagyan na sa dish. So, yung chili nyo po, ito po ay durog na seeds or yung buong chili po? Durog po yan na ano, na yung maliliit na chili. Ay, yung mga maanghang talaga, yung mga maliliit. Yung maanghang. So, dapat konti lang po kung gusto natin medyo mild lang yung heat ng ating dish. Opo. Maglalagay na po tayo ng garnish. Ito na po siya. Ayan. Yan na po ang dish natin na finished dish na ang pangalan ay chili con prion. Maraming salamat po, Kuya Arnel, for teaching us how to cook protein dishes that will provide for our needs as a vegetarian. So dito lamang po yan where we can fill not only your tummies but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition.